Kristong pag-ibig ng Ama at ang pagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sa Ebanghelyo, maririnig natin ang tinig ni San Juan Bautista. Pagdisiyan ninyo kaligtaan ng inyong mga kasalanan. Sabagat malapit na ang mag-ari ang Diyos. Noon at ngayon, bawat tao ay tinatawag sa pagbabagong loob at pagbabagong buhay. Napapalad tayong mga nagsisisi at tumatanggap sa Panginoong Tagapagligtas. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, dalawa ko ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkulang. Kaya sinasabi ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga kilang mga banal, at sa inyong mga kapatid na paipadalang sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan at maawain sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karangalan, marunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo tayo lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jesse, ay lilitaw ang isang hari tulad ng supli mula sa isang tuog. Mananahan sa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa Panginoon. Hindi siya hahatol sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa kalulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang pairalin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong kubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon. At ang mag-aalaga sa kanila'y batang pasli. Ang baka at ang oso'y magkasamang mangingingain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang kasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maano ang bata kahit daruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok. Sapagkat yung paanong puno ng tubig ang karagatan,
Laganap sa buong lupain ang pagkilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jesse. Ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayan tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya at magiging maningning ang kanyang lukluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo
Mga kapatid, anuman nasa kasulatan ng pang-una ay nasulat sa katututo natin. Sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag tinabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Loobin nawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob na mabuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Sa gayon, sama-sama kayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesus Kristo. Kung paano kayong malugod na tinanggap si Kristo, gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa upang maparangalan ninyo ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo'y naging lingkod ng mga Hudyo upang ipakilala ng tapat ang Diyos at tinutupad ang pangako niya sa mga patriarka. At ang mga hindi namay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, kaya't papupurihan kita sa harapan ng mga hintil at aawitan ko ang iyong pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At doon sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea,
ang mga naninirahan at sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Ngunit nang makita nilang marami sa mga Pariseo at mga Saduceo ang lumalapit na pangpabinyag, sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagpapala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi at huwag ninyong ipamahas na kayo anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilita ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaamba ng panahon sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at iahagi sa apoy. Binibinyagan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko, ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapa. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Tulad po ng ipinahayag natin, tayo ay nasa ikalawang linggo ng Adbiyento. Bahagi ng ating patuloy ng paghahanda sa pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. At yung panyaya na ibinibigay sa atin ngayon ay pagbibinyag ni Juan Bautista sa ilog Jordan. Nung kami po ay pumunta sa Israel, ang amin po dinaanan, hindi po kami dumiretso ng Israel. Kami po ay nagbiya Jordan. Ang aming flight ay Dubai, and then Amman, Jordan. And then mula Amman, Jordan, ay bus. At isa ko sa una namin pinuntahan, kasi yung ilog Jordan, alam ko naman natin, yun ay natural boundary between the kingdom of Jordan and the nation of Israel. Bagamat po, sabi nga po natin sa mga nakalipas na mga araw, na mga taon, ay nagbabago yung territorial boundaries. Kasi po yung Israel as a nation ay nagsimula lamang po noong 1965. Nagsimula lamang yung tinatawag po natin ang bansang Israel. No? So, kasi noong una hindi kinikilalang bansa. No? Gawa din ng mga kanilang mga karanasan. So, doon po sa ilog Jordan, so nang galing po kami, sabi nga po ay yung boundary at saka yung po yung pong entrance na from Jordan at saka sa Israel ay hindi tatakan yung passport mo na Israel, kasi po yung iba nating mga kapatid na OFWs, alam nila na hindi sila makapagtatrabaho
sa Middle East, sa mga Arab countries, kasi hindi ka pa sa makapasok sa Arab countries, lalo-lalo kapag nakita na ikaw ay galing sa Israel, ay tatak mo. So, pero kapag ikaw ay dumaan sa Jordan, eh kung tawagin natin ay the only boundary na kung saan ay pwedeng pumasok ang mga Palestinian. So, hindi talaga, yung pong aming passport, walang tatak na Israel. Ang tatak lamang ay Jordan. Binigyan lang kami ng kapirasong papel ng entry at saka ng paglabas. Kasi, ganun lang pala doon, no? Talagang iba pagtingin ng Arab County sa Israel. So kaya po doon sa Ilog Jordan, yung Ilog Jordan ay natural boundary between the Kingdom of Jordan at saka yung Israel. Ay doon po kami, before 1997, ang kalimitang nakikita kong site na pinipuntahan ng mga pilgrims ay yung site ng Israel. Pero nung nagsimula po magkaroon ng peace treaty, ang Jordan at ang Israel ay dito po ay nagsisimulang magkaroon ng excavation. At dito nakikita na yung original site ng pagbibinyag ni Juan Bautista at ang pagbibinyag niya kay Jesus ay most likely nasa Jordanian site. Ay doon kasi nagkakaroon ng excavation ng mga lumang simbahan. At isa po doon sa mga pinuntahan namin ay yung sa Jordan site. Kasi, at saka yung po Jordan River, lumiit na. Hindi yung matulad na nasa banal na kasulatan na malaking gawa na at saka medyo maputik na kasi kakaunti na yung tubig. Kasi ay dinivert. Sabi ko nga ay dalawang bansa kasi yung naghahati. Hinati na Israel at saka ng Jordan. Ginamit nila sa irrigation at sa hydropower. Kaya yung mismo lugar na pinagbibinyagan ni Juan Bautista at yung kanyang pinagbinyagan kay Jesus, mababa na yung tubig. Pero yun po yung lugar na pinagbinyagan ni Juan Bautista. Ni Juan Bautista. Na pinupuntahan siya ng mga tao mula sa magkabilang ilog, mula dun sa ilog Jordan, magkabilang site. So ngayon na tinatawag natin yung site na Jordan at saka site ng Israel. Medyo ngayon kasi wala masyadong naninirahan doon kasi border yun, no? Border ngayon yun. Pero siguro po yung panahon ni Jesus ay may mga naninirahan doon sa lugar na yun. At doon ang mga nagpunta kay Juan Bautista upang magpabinyag. At bahagi ng pagkilos na kung saan tayo naniyahan ang pumika pa, yung patuloy na paanyaya, yung kahalagahan na pagsisisi, no? Para po sa isang pagpapago. Yun yung isang hamon ay pinapamanig ko sa akin. Kaya pinagalitan ni Juan Bautista ang mga Pariseo at mga Saduceo. Ito yung mga pinuno ng mga Israelita na magpapabinyag. Ano sabi ni Jesus? No? Sabi sa kanila ay mga lahi na ulo po. Bakit? Kasi nakita kasi nila na marami nagpapabinyag kay Juan Bautista ay sila rin ay sumusunod pero alin? Wala
sa kanilang puso yung tunay na pagsisisi. Napakahalaga po na kinakailangan makita natin yung bunga ng pagsisisi. At mahalagang makita po natin dito ay yung tunay na pagsisimula ay pagsisisi. Kaya nga po inyong maalala, noong nakaraang linggo, sinabi ko na yung hamon ng nawa po, huwag natin sayangin na mangumpisal. Paalala po ulit sa darating na Martes, meron tayong umpisalan. Ano? Bayan sa ganap na ikapito ang kalahati ng gabi. Ano? So maraming pa rin po darating. Pero yung mahalaga, mahirap baguhin ang isang bagay na hindi tinatanggap ng pagkakamali. Andun kinakailangan ang pagsisisi ng kasalanan. Kaya nga, every time na tayo magdiriwang ng misa, meron tayong pagsisisi. Kanina, binanggit natin, ako'y nagkasala. Ako'y nagsisisi sa harapan ng buong may kapal. Hindi naman natin binanggit isa-isa at yun ay nakalagay na doon sa bawat kalooban ng isa. Pero nawa, makita natin na ito yung mga kakulangan at hinihingi natin ang kapatawaran sa harapan ng buong may kapal. Mapakahalaga po sa bawat pagbabago ang pagkilala ng ating pagkukulang at kahinaan. Yun po ay huwag nating kalimutan. Kaya po sa banal na kasulatan, maliban po doon sa hamon na ibinigay ni Jesus sa mga Pariseo at Saduceo na umipila para magpabinyag sa kanya na kinakailangan na maging tao sa kanilang puso, hindi lamang gaya-gaya, ay may makakita rin po tayo sa banal na kasulatan ng ilang mga tao na tumugon sa panawagan ng Pumay Kapal na talagang ipinakita nila yung kanilang pagbabago. Katulad po halimbawa ni Nino, katulad po ni Zaccheo, na nagbalik loob sa Diyos at anong sabi niya, kung ako'y may nadayang sino man, apat na iba yung sasauli ko sa kanya. Na babaeng mababa ang lipad, si Maria Magdalena, na nagbago at naging alagad ng ating Panginoon Jesucristo. Si San Pedro na nagtakwil kay Jesus ng 3 beses at hinayaan na siya ang mga alaga sa mga apostoles at sa simbahan. Si San Pablo na dating berdugo ng mga Kristiyano na tumugon sa panawagan ng pumikapal at ipinakita niya sa pamagitan ng kanyang mga sulat ang kanyang pagsampalataya sa Diyos. Ito po lang mga ilang sa mga banal na kasulatan, mga karakter sa banal na kasulatan na nakita po natin na sila ay nagsisi at nakita natin ang bunga ng kanilang pagsisisi. Malaki yung hamon na ipinapamanhin ko sa atin ang buong may kapal. Anong mahalaga? Ang awa ng Diyos ay palaging nakaabang sa sino mang tao na handang magsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan. At tulad ng pinahayag ko, yan ay institutionalized ng simbahan sa pamagitan ng sakramento ng kumpisal. Kaya po napakahalagang bahagi yung sakramento ng pagkumpisal. Nandiyan din po yung kahalagahan kung bakit kinakailangan na yung pag-amin sa kasalanan. Kasi hindi tayo magkaroon ng pagbabago kung wala yung pag-amin sa kasalanan. Ito yung isang bahagi na kung hanggang ngayon ay kuminsan ay pinagtatalunan. Napakahalaga po kayo pag-amin sa kasalanan para sa pag-amin. Napakahalaga po. At yun ay binibigyan natin ng pagpapahalaga
sa sakramento ng kumpisa. Kaya po yung una. Pangalawang hamon na ibinibigay po sa atin ay isang hamon na kung saan ay tayo rin po ay katulad ni Juan Bautista ay magiging mga piling na dapat na sumisigaw sa daan, sa ilang. Ano yung tinig na yon? Yung tinig na nawa ko ay magpaalala sa bawat isa sa atin, lalong-lalo sa nagkasala, na sila ay magsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan. Ang problema ng kapanahonan ngayon ay yung kawalan ng sense of sin. Akala kasi ng tao ngayon ay okay na, lahat ay okay. Kumisan ang sinasabi ng iba ay, o sige, para hindi lang tayo magkagalit, kahit na mali ang ginagawa ko, okay na yon. Hindi, no? Dapat ang maging maliwanag sa atin na kapag yan ay mali, mali yan. Kapag mali yan, baguhin mo yan. Pagsisihan mo yan. Ang kinakailangan natin ng mga Juan Bautista na siya magtuturo sa bawat isa sa atin. At ang bawat isa ay tinatawagan na alin na tayo ay magtulungan na pagsabihan ng bawat isa kung sila ay nagkakamali. Papurihan ang bawat isa kung sila ay gumagawa ng tama. Pero kinakailangan mapinpoint natin na kung saan ay makita natin na hindi pa pwedeng tayo magbulag-bulagan na lamang. Mali na yung kanyang ginagawa, pinababayaan lang natin. Hindi po pwede yun. No? Hindi po tayo bulag bilang isang tao at bilang isang bansa. No? Kinakailangan natin ng mga tinig na sumisigaw sa ilang na magpaalala ng mga bagay na dapat nating sa katuparan upang makita natin yung tunay na mensahe na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. At wala po, huwag tayong mahiya. Huwag tayong mahiya kung itong bagay na ito ay magdudulot. No? Lalo-lalo na ako sa mga taong may katungkulang. Sino ito? Yung mga magulang. Yung mga magulang na magturo sa kayong mga anak na tumaak sa landas ng katotohanan, iwasan ang kasalanan. Kinakailangan natin ng mga tao katulad ni Juan Bautista. Kaya nga, yung panyayan ay sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, no? Sabi nito, mga lahi ng ulupong. Medyo mabigat yun, pero ano? Para maipakita ni Juan Bautista na kinakailangan na sila ay maging tapat sa kanilang ginagawa. Kaya kinakailangan nyo natin, huwag tayo mahiya na itama ang bawat isa. Sabagat yun din po ay obligasyon natin sa harapan po may kapal bilang mga mananampalataya. Isang bahagi yun ako sa huwag natin, lalo-lalo na yung mga tao na sa posisyon. Pero ito po ay hamon para sa bawat isa sa atin. Tungkulin ng bawat isa na tayo ay maging katulad ni Juan Bautista, ang tinig na sumisigaw sa daan na nagpapaalala na dapat tayong tumahak sa landas ng grasya ng Diyos. Iwasan natin ang anumang bagay na magdudulot sa atin ng kapahamakan. So ito po ang dalawang ito. Ang pinapaalala ko sa atin ngayon sa araw na ito. Isang hamon na tayo tinatawagan ng pumikapal na ang Diyos ay handang magpatawad sa sino mang nagkasala basta tayo ay handa rin harapin natin ng ating pagkakamali at pagsisiyan natin sa harapan ng pumikapal. Pangalawa, maging mga tinig sa ilang na sumisikaw katulad ni Juan Bautista upang ituro ang tamang landas sa bawat isa. Ipakita kung tayo ba ay tumatahak sa tamang landas o sumaling landas
ng buhay. Ito po yung idalangin natin. Ngayon, sa harapan ng Poong may kapal, habang tayo naghahanda sa pagdating ng ating Panginoon, Yesu Kristo. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang kapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako. Panginoon natin lahat, ang katawang tao sa ilang ng Espiritu Santo, pinanglangin siya ng Maria Pire, na pasakit ng Ponso Pilato, pinakos sa Diyos na matay niya. Tanawag sa Narona ng Maymar, may katumalong ng Panginoon din. Makiyas na lang nalulog sa kanan at sa mga pangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pa rito at hukong sa nabubuhay ng mga kahita. Sumasal na tayo ng Panginoon sa Espiritu Santo sa banalang simbahang Katolika, sa mga ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga kahinatao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tumalangin tayo sa mapagpalang Diyos Ama, na nagbubuklod sa lahat ng tao tungo sa kapayapaan. Hilingin din natin ang kanyang pagkapala ang habang sinisikap nating sundan ang kanyang mga aral. Panginoon, tinggin mo kami. Panginoon, tinggin mo kami. Naway ang simbahang Katolika ay maging kapanipaniwalang halimbawa ng isang buhay na banal at may paglingap sa mga mahihina at mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, tinggihin mo kami. Naway paglingkuran ng tapat ng nasa pamahalaan ang taong bayan at kanilang ingatan ang tiwalang iginawad sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, tinggihin mo kami. Naway pahalagahan ng bawat Pilipino ang kalikasan, panatilihing malinis at maayos ito at iwasan ang pang-aabuso. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Naway maghari ang pagkakasundo sa lahat ng pamilyang Pilipino, mabawi lahat ng galit at hidwaan, at matutong magpatawad. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Naway maramdaman ng mga may sakit ang pagpapala at pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong lumilingap sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Ang maraming makapagyarihan, tinggin mo ang aba, manalangin na iyong mga anak. At tulog mo sa amin naway hindi na nagpagluwan. At makita nawa namin ang kalulatian mo sa pamagitan ni Yesu Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kaligtad ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng iyong banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang nakayanan namin. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kamupunan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinayang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Sinangihindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pag-isama ay puspusang mangniningning at ang pangako niyang kapanapanabig ay nasa namin lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.